Parang kagagaling sa factory. Parang naging exhibit eh. Paano po daw ninyo nakuha yun? Meron po ba daw kayong raid na ginawa? Pagkatapos, merong media doon o camera na pag-raid. Nakuha kung saan, sa bodega ba? Sa truck ba? Paano naipasok? Paano nakuha ninyo? Paano nakuha ng mga tauhan ninyo? At sino po, ang kanilang tanong, ang nag-surrender ng mga item na ito? Ang ibig ko sabihin, kung yan ay pumasok, sigurado may tumanggap. Yes. At sino yung tumanggap? At sino yung nagpapasok? Patapos, ilabas yung mga taong nag-surrender ng kanilang baril. Pagkatapos, interviewin natin. Well, nakita natin sa media kahapon na naka-elera na yung ano, yung 12,000 bottles ba yun? Can of beers. Yan. Naka-elera, ang dami. Parang kagagaling sa factory. Parang nag-exhibit eh. Ito yung tanong ng taong bayan sa ating mga kinaukulan, lalo na kay Officer in Charge Gregorio Pio Katapang. Paano po daw ninyo nakuha yun? Meron po ba daw kayong raid na ginawa? Pagkatapos, merong media doon o camera na pag-raid. Nakuha kung saan, sa bodega ba? Sa truck ba? Paano naipasok? Paano nakuha ninyo? Paano nakuha ng mga tauhan ninyo? At sino po, ang kanilang tanong, ang nag-surrender ng mga item na ito? Yes. Sino sila? Sino sila sa mga bilanggo? O kaya, taga-Biocor ba? O kung sino? Sino po daw ba ang mga kinaukulan na walang kabog-abog ay nag-surrender ng mga bagay nito na napakarami? Yun ang tanong ng taong bayan. Kung yan ay talagang totoo, napakaganda, napakarami. Oh, pero ang tanong nila is, paano nangyari ang raid? Saan at paano? Meron bang video natin na pag... tulad ng ginagawa ni Franco na pagka may mga drug raid doon, nandoon siya, no, nakatutok. Natitingnan. O plan galugan. Ganon. Paano daw po? Sino itong mga kinatawan dyan sa Bucor o sa Bilibid na nag-surrender ng mga baril, nag-surrender nitong mga beer, can of beers na napakarami, na parang exposition, na parang galing mall eh. Naka-file na. Napakaganda ng pagka-file. Organisado. O organisado. Paano po daw nakapasok yan? At saan po daw kinuha yan? May bodega ba daw dyan? O sa truck ba? Nakapasok, nakapuslit. Yun po ang tanong nila. Para maliwanagan kung paano nangyari ito. Kasi ang ibig sabihin ng mga tanong nila, parang exhibit. Parang ano to. Hindi ko na dadagdagan. Alam na ninyo ang ibig kong sabihin. Di ba? Nagtatanong lang. Parang sa World Trade Center. Oo. yun ang ano eh. Hindi ninyo maalis sa isip ng mga mamamayan yun. Oo. So, yung paano ang kanilang gustong malaman. Paano ginawa? O saan kinuha? Saang lugar kinuha yan? Napakaraming yan. Na biglang-bigla, nakalatag na lang dyan. Lumitaw. Galing bigla. Kala ko, bagong order mula sa ano. Mula sa mall eh. Bagong-bagong. At saka yung laptop na ano, parang may karton pa. Pastor, yung... Bagong bili. May karton pa. Hindi pa nagagamit ata. Yung laptop nga po, may tumawag po sa akin kanina, hindi ko na lang po pangangalanan, pero meron po mga tumatawag din sa atin, syempre tanggapan, ng yung laptop din na nakita po natin, is, ito po yung ginagamit sa E-Dalaw. Yung E-Dalaw. Yung internet na... E-Dalaw. Po, yung sa internet through online, na nakikipag-usap yung mga ano, yun daw parang gusto nila at least mabigyan ng ano. Linaw. Eh kasi nakita po na marami mga taga-Bucor din po nagsabi. Yun daw ang ginagamit sa E-Dalaw. E-Dalaw, Pastor. Hindi na confiscation. Binigay yun. Pinahiram.
So, yun po ang mga tanong. Tanong mo dapat sagutin. Dapat malinawan ng taong bayan. Yung paano. Yes, paano. Tanong lang. Tatanong lang. Wala namang masama sa pagtatanong. Kasi ang isang issue, dapat maliwanag. Yes. Para walang duda. Yes. Ang taong bayan. Walang duda na ito'y moro-moro. Walang duda na ito'y for a show. Yes. Walang duda na ito'y gimmick. O ganun. Walang duda. So, yung tanong na yun, legitimate na tanong. Yes. So, yung kinaukulan, ang dapat magpaliwanag ng mga bagay na ito. At saka, isa po, Pastor, is yung inilabas po ng mga droga. Marami po yun. Hindi po basta-basta yun. Mm. Isa po sa itinatanong nila, bakit hindi ilabas yung tao kung saan nanggaling droga? Oh. Dahil illegal po yun. Oh. Mabigat na kaso po yun. Oh. Bakit naglatag sila ng maraming shabu? Yung maraming shabu yun, saan na-confiscate? Sino yung taong yun? Sino yung mga kinaukulan na taong na-confiscatan nung mga droga yun? At saka yung pinagmulan, sino ang in charge nung 12,000 can of beers na yun? Sinong in charge nun? Sinong namamahala nun? Bakit nakuha nila? Bakit napunta yun? Bakit napunta doon? Di ba? Bakit napunta doon? Sabi nga ng mga netizen, Pastor, kung may tanim bala, meron doon tanim red horse. Oh. Eh, yun duda ng tao eh. Kung may tanim bala, may tanim red horse. Eh, biro mo ang dami niyan, 12,000 pieces of can of beers. Parang... Tsaka, Pastor... Hindi pwedeng makapuslit yun pagkatapos nakuha mo lahat. Eh, saan galing? Paanong nakuha? Oo, galing ba sa truck, galing ba sa bodega, at sino ang mga taong kinaukulan na namamahalan yan, na mga taga-bilibid. Oh. Siyempre, kung consignment yan, merong tumanggap, di ba? Consignment? Siguro, I don't know if that is the right word. Huh? I don't know if that is the right word. I don't know if that is the right word. Ang ibig ko sabihin, kung yan pumasok, sigurado may tumanggap. Yes. At sino yung tumanggap? At sino yung nagpapasok? Sino yung nagbigay ng permission na makapasok yan? At sino yung tumanggap? Dapat yun ang may pakita. Tsaka, Pastor, sinabi rin nila na merong nagkusa na nag-surrender. Nakita dun kanina yung mga baril. Mm. Sa paanong paraan nila na himok na mag-surrender. Oh, yun. Patapos ilabas yung mga taong nag-surrender ng kanilang baril. Yes. Pagkatapos, interviewin natin. Yes. Bakit nahimok ang puso mo, lumamot ang puso mo at na-surrender mo yan? Ang ganda naman ng pamamalakad ngayon. Ah, huh? Bilis. Oh, yun ang klaro na gustong maliwanagan ng taong bayan. Nagtatanong lang po. Sagot na lang po. Oo.